Yo! Hello mga kaisuka! Ang kwento pag-uusapan natin ngayon sa video ito ay ang kadukto ng pagkaubos ng phantom drops sa kamay ni Hisuka. At ito ay part 2. Sa mga hindi pa nakakalood ng part 1 ng pagkaubos ng spider sa kamay ni Hisuka, may iiwan akong link sa description box para madali nyo lang ito makita. Ngayon, alamin natin kung sino nga ba ang susunod na mapapatay ni Hisuka sa mga miyembro ng phantom drop o sa mas kilala nating spider. Pero kung bago ka lang sa channel ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Susubukan ko mag-upload ng 2 o higit pang video kada linggo. Tara mga kaisuka, umpisahan na natin. Ang pag-iigante ni Hisuka sa lahat ng miyembro ng phantom drop, part 2. Ito ay aking teorya lamang mga kaisuka dahil hindi na naituloy ni Togashi ang manga series dahil nga siya ay nagkasakit na. Kaya naman, gagawa na lang ako ng pansarili kong teorya na medyo magkakaduktong sa kwento ng Hunter x Hunter. Pero kung ayaw mo ng mga ganitong video, skip mo na lang ang ating video. At kung gusto mo naman ng mga ganitong video, ituloy mo lang at mag-comment ka ng pansarili mong opinion. Pero balikan muna natin ang mga nangyari sa part 1. Nang nabuhay na si Hisuka muli at dito sinubukan niya ang kanyang Nen ability dahil alam nito na mas lalakas ang kanyang Nen dahil sa muli niyang pagkabuhay. Kaya naman ginamit niya ang kanyang mga Nen ability para maayos muli ang nasirang parte ng kanyang katawan. Nang matagumpay niyang naayos ang kanyang katawan, dito lumabas na siya. At ang paglabas ni Hisuka, nasaktuhan niya si Kortopi na nasa CR at agad niya itong sinugod at pinugutan ng ulo. Nang lumabas si Hisuka sa CR at daladala nito ang ulo ni Kortopi, ni Charlotte ay nakita si Hisuka na hawak-hawak ang ulo ni Kortopi, kaya agad niya ito nilusob si Hisuka. Ngunit si Hisuka ay inagis ang ulo ni Kortopi kay Charlotte at agad naman itong sinalo ni Charlotte na naging dahilan para mawala ang kanyang paningin kay Hisuka. Nang pagkahagis ni Hisuka sa ulo ni Kortopi kay Charlotte, agad nito nilusob si Charlotte at binigyan ng napakalakas na pag-atake. Si Charlotte at Kortopi ay walang laban kay Hisuka dahil nga ipinahiram nito ang kanilang Nen ability kay Crollo. Kaya naman madali lang silang dalawa na patay ni Hisuka nang magkasabay. Pagkatapos nyo nakita na lang ang bangkay ni Charlotte na nasa isang duyan habang ang ulo ni Kortopi ay nasa ibaba nito habang pinagpapapak ng mga itim na uwak. Ngayon ito ang part 2 ng pag-iigante ni Hisuka sa lahat ng miyembro ng phantom group. Paalala lang mga kay Hisuka na itong kwentong ito ay aking teorya lamang na walang patunay ngunit pwede magkatotoo. Umpisahan na natin. Ngayon, pinaghanap na nila si Hisuka at bumuo sila ng buy group para madali lang nila makita si Hisuka. Si Hisuka ay nagtatago lamang at naghahanap ng pagkakataon na umatake sa mga miyembro ng spider. Habang nagtatago, si Hisuka ay nakita nito si Shizuki na walang kasama. Tinignan mabuti ni Hisuka ang paligid niya kung may kasama nga ba si Shizuku na spider. At nang nakita niya na wala itong kasama na kahit isa, lumabas at nagpakita na siya dito. Si Shizuku ay nagulat at naganda na para sa isang matinding laban. Si Hisuka ay nakangiti lamang at nakatingin sa kanyang baraha. At nagsabi na, masyado kang agresibo, na-miss lang naman kita kaya ako nagpakita sa'yo. Ang sagot naman ni Shizuku, ganun ba pero di kita na-miss na may halong paghahanda sa paglalaban nila. Inilabas agad ni Shizuku ang kanyang Nen vacuum at agad itong lumusob kay Hisuka. Si Hisuka ay naiwasan ang mga atake ni Shizuku at sinabi nito, nakakatuwa ka naman, hindi halata sa iyo na galit ka sa akin. Kaya naman nasabi pa ni Hisuka, lalo ako natutuwa na ubusin kayo lahat ng spider. At sabay naganda na din siya sa pag-atake at dito niya unang beses sinubukan kung gaano na nga ba kalakas ang kanyang Nen dahil nga sa muling pagkabuhay nito. Habang naglalaban sila, si Hisuka ay natutuwa sa kanyang ginagawa na para bang namamangha siya dahil nga sa lakas ng Nen ability niya ngayon. Si Hisuka ay lalo lang gigigil na ubusin ang lahat ng phantom group member. Nasabi pa nito sa kanyang sarili na ihuli kita Crollo, gusto kong makita na nagdurusa ka habang nakikita mo isa-isang namamatay ang mga kasamaan mo. Habang naglalaban silang dalawa, si Shizuku ay napupuruan na ng gusto sa kanilang laban at nahalata niya na parang pinaglalaroan lang siya ni Hisuka. Dito napaisip siya na siguro ito na ang hula sa kanya ni Crollo na mamatay siya makalipas ang 2 linggo. Kaya naman nasabi ni Shizuku na bago siya mamatay dito sa laban nila ni Hisuka ay bibigyan niya ito ng matinding pinsala. Si Shizuku ay inampa si Hisuka ng napakalakas ng kanyang vacuum sa likod nito. Ngunit nalagyan ito ni Hisuka ng bungee gum sa kanyang muka at tininampas ito sa sahig. Sabay suntok ng napakalakas sa kanyang tagiliran at tumalsik ito sa napakalayo na naging dahilan ng matinding pinsala ni Shizuku.
Habang tumatayo siya galing sa pinsala na kanyang natamo, si Isuka ay nagsabi na tama na ito, masyado na ako natutuwa, kaya tatapusin na kita. Habang papatayo si Shizuki, si Isuka ay nagready na ng mga bara at sabay ibinato sa mga parte na katawan ni Shizuko. At ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay nito. Si Isuka ay lumapit sa kanya at inalambitin nito sa pader at nag-iwan ng mga bara sa katawan ni Shizuko para makita ng ibang miyembro ng Phantom Group kung ano ang sinapit nito sa kanya. At sabay sabi na tatlo na ang putol sa mga galamay ng gagamba, siyam na lang ang natitira, at sabay tumawa na may pagkahalong pananabik. At sabay nagtago na ulit si Isuka para manghunting. Dito masasabi natin mga kay Isuka na sino nga ba talaga ang nangahunting? Si Isuka ba o ang grupong Phantom Group? Dahil kapag may pagkakataon ay aatake talaga si Isuka at hindi ito titigil hanggat hindi niya ito napapatay. Nang makita ng ibang miyembro ng Phantom Group ang sinapit ni Shizuko ay galit na galit sila at sabay sabi na pag nakita ka namin papatayin ka namin ni Isuka. Ngayon ang buong grupo ng Phantom Group ay lalong iniigiyan ng paghahanap kay Isuka. At dito na lang muna natin tatapusin ang ating kwento. Abangan ang part 3 ng pagkaubos ng Phantom Group. Sino kaya ang susunod na mapapaslang ni Isuka? O di naman kaya sino ang makakapatay kay Isuka? Ito ay lalong nakakapanabik na istorya ng Hunter x Hunter. Ngayon pag-uusapan naman natin ang Nine Ability ni Shizuki at ang kanyang pagkatao. Si Shizuko Murasaki ang pang-8 miyembro ng Spider. Siya ang pang-12 sa grupo pagdating sa physical strength. Siya ay nakatira din sa Mature City, ngunit hindi siya isa sa mga founder member ng grupo. Pinalitan lamang niya ang dating Phantom 8 na pinatay ni Silva 3 taon bago ang North New City event. Nung nasa abandonadong lugar na sila, kasama siya sa ginawa ni Crollo ng propesya gamit ang Lovely Ghost Writer. At siya ay nahulaan na mamatay siya makalipas ang 2 linggo. Ngunit nang nabasa niya ito ay wala man lang siyang reaksyon, bagkos nagsabi na lamang siya na paghahanda niya ang araw na iyon. Tulad ni Illumi ay wala masyadong emosyon si Shizuko. Si Shizuko ay isang conjurer at ang Nine Ability niya ay Conjure Vacuum Cleaner. Ang vacuum cleaner na ito ay kaya niyang igupin lahat ng walang buhay sa paligid niya. At ginagamit din ito upang panlinis sa mga napatay ng spider, tulad na lang ng mga dugo at mga bangkay. Noong nakalaban ni Shizuko ang isa sa mga kimera at sinipsip ng vacuum niya ang lahat ng dugo ng kanyang kalaban hanggang ito ay maubos at mamatay. Kahit si Shizuko ay hindi alam kung saan napupunta ang mga hinihigop ng kanyang vacuum cleaner. Maliban kay Pakunoda, si Shizuko din ang isa sa mga iniingatan ng Phantom Group dahil bibihira lang sila makakita ng katulad ng ability ni Shizuko. Kaya naman napakalaking kabawasan sa kanila pag nawala sa kanila si Pakunoda at Shizuko. Hanggang dito na lamang mga kaisuka, abangan ang part 3 ng ating kwento. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ishare nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para laman ganaan pa ako lalo gumawa ng video. At para naman sa pag-giveaway natin, may 5 pwedeng manalo ng t-shirt ni Isuka Moro. Manatiling nakafollow lamang sa ating Facebook page na Hunter Isuka para maging update kayo kung paano makasali sa pag-giveaway. Pero bago tayo matapos sa ating kwento, konting shoutout muna tayo para sa mga ilang miyembro ng Hunter Isuka sa channel na ito. Shoutout kala James2315, kay Menard Medel, kay Mark James Gumaw, kay Panther Hager, kay Alejandro Belen, at shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel natin. At sana hindi kayo magsawa sa panonood sa mga video natin. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, i-like at subscribe mo na. At huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload natin. Muli, maraming salamat po. Ito po si Hunter Isuka.